Ya, day 6. Jadi, simbang gawi. Ay, ay, ito na, mali. Yung day 6, simbang gawi. Yun. Ito. Yes, day simbang gabi, day 6. Yan ang ano. New Year 2031 schedule. Welcome to the whole door. Yan. Ganito. Yan. Day 6. Oh, aga namin. 5 o'clock for the day 6 mass. Yan. Whole door. Aga namin. Malang kami. Yes. Favorite spot. Ang ating kumbanan na misa ay pangunahan ng ating assistant parish priest at kamanlalakbay na si Father Troy de los Santos, OFM Kalachin. Kapansin-pansin ang kaligayahan ng taong umiinig. Matapos maranasan ang pag-ibig ng Diyos, naramdaman agad ni Elizabeth ang presensya ng Diyos kay Maria. Ang dalawang babae ito ay minahal at nagmamahal sa Diyos. Itinuturo sa atin ng dalawang babae ito na ang pagmamahal ay di lamang pagiging masaya. Kaakibat nito ang pagbabahagi ng kagalakan ng pag-ibig. Ay magsitayo at sumabay sa kumbungan na awit bilang paninilaw ng ating pagdiriwang. Pangalan ng Ama at Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo na may sumayin niyong lahat. At sumayin niyo rin. Mga kapatid, ating aminin at ating pangunahing salamat kung tayong lahat ay maging marapat tulong sa banal na pag-ibig. Inaamin ko sa mga kapatid ng Diyos at sa inyong mga kapatid, nagluluha akong nagkasala sa isip, sa sala, sa buo, at sa aking pagkukulang, kaya sinasama ko sa mga nabibig Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y manalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawang tayo mga kapatid, Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagbabalita ng anghel, ang iyong berbo ay tinanggap ng kalinis-linis ang Birhen Maria na naging buhay na tahanan ng Diyos at sa puspos ng liwanag ng Espiritu Santo. Inihiling namin na aming matularan sana ng kanyang halimbawa na sumang-ayon sa iyong mahal na kalooban, alang-alang sa iyong anak, si Jesus Christ, Panginoon naming nabubuhay at nagahari kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalan hanggan. Amen. Tayo po ay magsiupo at makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, tulad ng isang dalagang nagagalak, pagbasa mula
mula sa aklat ng awit ni Salomon. Ang tinig ng aking mahal ay akin nang naririnig. Mga bulod, pinatahak upang ako'y makanig. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kabuuan ng Judea. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, nagkagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Nagpuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth at gumalak ng sinabi, "Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong dinadalang anak. Sino ako upang dalawin ang ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati, ay nagagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka, sapagkat nanali kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Yesu Kristo. Magandang gabi sa inyong lahat. Pakisabi sa katabi, magandang simbang gabi. Magandang simbang gabi. Yung pang-anim na ito, sino yung napa-anim na kayo? Dami nyo. Yung nakalima, yung iisa lang, yung kayo lang tumating. And welcome, sister. Pwede ka pang umabol. Kuliman at magaling, kuli pa rin. Pwede mula. Araw ay napakita natin ang end of the year na nagsalita kay Zacarias. Natatanda niyo ba ang ibig sabihin ng pangalan Zacarias? Malilimutin. God remembers. Hindi nakakalimot ng Diyos. Hindi sila nakalimutan. At yung Isabel o Elizabeth, God promised. So, hindi nakikiligan. At yung John o Juan, mabuti ang Diyos. Ngayon naman, nakita natin na si Maria ay nagmamadaling puntahan ang kanyang pinsan sapagkat sinabi ng Anghel na Gabriel kay Maria na yung iyong pinsan na matanda at baupa ay naglilihi. So sa kanyang concern dahil matanda na, hindi ko pa nandoon na yun si Elizabeth, matanda na ay kailangan niyang alalayan. Eh, magandang nabubuti sa bakali malaglagampay, no? Kaya inalalayan ni Maria. Many years ago, I read a book, a certain book, no? Kalimutan ko ng author, niyang title. Ang naralala ko lang ay yung gist, yung buod ng aking nabasa. Isang napakagandang istorya tungkol sa mga ina. Yung mga ina, taas ang kamay, mga nanay, and kahit lola, nanay pa rin yun. Taas ang kamay, mabuti yung mga nanay. Kayo mahiya, nanay ako, sabi inyo. Nanay ako. I am a mother. I am a mother. Okay. Pinu mahiya kayo nanay. Ito yung tungkol sa mga nanay. Ang sabi ng istorya, nung
ang Diyos ay lumilikha ng maraming bagay. At pagkatapos ng malikha ng bawat isa, sinasabi, and God saw it was good. First day, second day, third day, fourth day, fifth day, and so God, everything that He did was good. Sixth day, sino ginawa niya? Lord, ika-anim na araw, sino ginawa ng Diyos? Ay, mga sa Kristal ko, kasi ito eh, nakakatikisin. At the sixth day, what did God create? I will give you a big, big prize if you are able to answer. Kakatikisin ba kayo? Siyempre si Adan. Inubog niya yung tao mula sa saan? Sa clay. Okay, sa clay. At nakita niya na sabi, and nakita niya, it's not good for man to be alone. Yung mga nakaraang creation niya, and so, and God saw what He created was good. Pero nung makita niya, create niya si Adan, sabi niya, kasakasama yung mga hayop, makaisa sa hardin, sabi ng Diyos, it's not good for man to be alone. Kailangan niya ng kasama. First time nung sabi, hindi maganda yung nagawa ng Diyos. Kulang. And so, sabi sa kwento, nagpupuyat ang Diyos habang ginagawa niya yung babae. Kinuha niya mula sa tadyang ng lalaki. Pupuyat ng Panginoon. Ito eh, kasi may ba? Sino ba yung sa atin at lahat eh, pinapansin? Kung napupuyat ang Diyos, eh di, meron siyang iPad. Eh, Diyos eh, walang ganon. Ito eh, para maintindihan lang natin. Nagpupuyat daw ang Diyos kung ginagawa niya si Eva. Sabi ng anghel, ba't ka ba nagpupuyat? Why do you spend so much time on her? Ba't yung pinagpupuyatan niya si Eva? Yung babaeng yan? Ang sagot ng Panginoon, kasi hindi ko pa nakikita yung mga specifications, mga detalye na kailangan kong ilagay, kailangan matanggap, kailangan kong maging bahagi nitong babaeng ito. I'm doing the specifications for her to shape her. She must function in all kinds of situation. Kailangan kayang-kayanin niyang harapin ang anumang sitwasyon sa buhay. Na pwede niya kayanin yakapin ang ilang bata sa kanyang mga braso. Kaya niya sa kanyang yakap ay maghilong, gumaling yung kanyang anak. Hihipan niya yung na nagasgas na duhod o kamay ng kanyang anak. O anak, dalito. No more, no more. Diba? I hope you can relate. Can you? Yes. Pag siya may sakit, ginagamot niya sarili niya. Naglalagay ng mga dahon-dahon. Naglalagay ng bigs. Bapurog. At talagang sabi ng Panginoon, itong nilikang ito ay talagang working. Pwede siya magtrabaho ng 18 hours tuloy-tuloy. Sabi ng Panginoon, dalawang kamay lang? Imposible naman. Nagawin niya lahat ng bagay lang with only her two hands. Sabi niya, imposible. At yun ba yung standard model ng babae, ng nanay? Sabi ng Diyos, of course, yan yung standard model ng ina. Nilapit ng anghel yung model na ginagawa ng Diyos. At inawakan niya.
hindi mo nagising. Kinawa ka ng angel yung babae. At ang sabi niya, malambot. Hindi ko sanang usumbahagin yung ginawa ka ng angel yung babae. Siguro sa braso. Yung malambot. Lord, bakit mo naman siyang ginawang malambot? Yung babae niya, ba't malambot siya? Sabi ng Panginoon, yes, she is soft. But I have made her strong. Kahit siya malambot, she is strong, malakas, matibay. At you cannot imagine what she can endure and what she can overcome. Hindi maabot ang isip mo kung ano yung kaya niyang lampasan at kaya niyang iisin. Ano nung ahin? Kaya ba niya mag-isip? May utak ba yan? Sabi ng Panginoon sa Panginoon. Sabi ng Panginoon, not only can she think, hindi lamang marunong siya mag-isip, marunong din siya mga tuwiran. Hello? Yung mga nanay, marunong ba kayo mga tuwiran? Of course. At marunong din kayong makipag-ayos. You can negotiate for your children. Malikot itong angel. Tapos yung hawakan yung braso ng babaeng malambot. So soft. Ang hinawakan naman niya yung pisngi. So sabi ng angel, Panginoon, mukhang may tagas ng inyong creation, ng inyong ginawang babae. May tagas. Anong tagas? Leak. May leakage yung ginawa niyong babae. You have put so many burdens, napakaraming obligasyones at tungkol yung binigay mo sa kanya. Kaya nagli-leak na siya. Sabi ng Panginoon, hindi yan leakage. Hindi yan tagas. E ano po yan? Yan ay luha. Tear. Luha. Eh Lord, para saan yung luha? Bakit binigyan niyo ng luha yung babae? Tears are a mother's way of expressing her grief. O kanyang lungkot, yung kanyang tiisin, yung kanyang mga alinlangan. It's a way of expressing her doubts. It's a way of expressing her love for her children. It's a way of expressing her loneliness and her pride also. Na-impress yung anghel. Impress na impress yung anghel. Sabi niya, Lord, genius ka talaga. Inisip mo ang lahat ng bagay para sa nanay. Wala kang nakalimutang detalye para ilagay sa isang ina. And the mother is indeed a marvelous creation. Okay, ulit. A mother is a marvelous creation. Sabi na siya, indeed, a mother, a woman is a marvelous creation. She has the strength that amazes a man. Nagtataka yung kanyang asawa. Saan kinukuha ng asawa ko yung kanyang lakas para maalaga niya, alaga niya ng aking mga anak? Saan siya kumukuha ng lakas para bitbitin ang lahat ng gawain sa bahay? Marunong siya magdala ng problema. Ang ina'y marunong magtiis. She can handle all kinds of situations. Kapag
pigil na pigil na yung kanyang galit. Gusto niya na sumigaw. Ang nanay, nakakangiti pa rin. I hope. Kapag siya nalulungkot at gusto niyang umiyak at umiyaw dahil nag-iisa siya dito sa Abu Dhabi, maawit na lang siya. At kapag siya natutuwa, napapayag din siya. At tumatawa na lang kapag natatakot. At ito yung pinakadakila. She fights for what she believes in. Ipaglalaban niya ang kanyang mga mahal sa buhay. At kayo mga narinig ng mga magulang, mga ina, lalo't nag-iisa kayo dito sa Abu Dhabi, alam niyo sinasabi ko. You have the capacity to fight for what you believe in. Kahit alam mong niloloko ng anak mo doon sa Pilipinas, you still continue supporting them. For her love is unconditional. Ang pag-ibig ng isa rin ay walang kondisyon. Kapag nabalitaan na may namatayan sa Pilipinas, nadudurog din ang kanyang puso. At kinabukasan, matapos siya marinig yung balita, she finds strength to go on with life. Kailangan niyang gumising ng maga para magtrabaho sa kanyang pinagtatrabahuhan. Saan niya kinukuha yun? Ang iba, magmumukmuk na lang. But those of you who are here, I don't know where you are getting your strength. I hope from the Lord. Meron din siyang kakulangan. She often forgets what she is worth. Nakakalimutan niya yung kanyang halaga. Isipin niyo yun. Sa harap ng mga nangyayari sa kanilang buhay, sa kabila ng kanyang mga paghihirap, para punuhan ang mga pagkukulang natin sa Pilipinas, sa kusamang lugar, kakalimutan yung nasa mahalaga. Mga kababayan, mga kapatid, mga manlalakbay, ang kwentong nabanggit ko is reminding us of the meaning of being a mother. Ano ang kahulugan na maging ina? Bakit kailangan siyam na buwan? Di ba pwede one month na lang? Pero eh, kulang yun. 9 months, God needs to complete a human being. Si Maria at si Elizabeth ay nanay on waiting. Kapwa sila nagdadalang tao. Nagkita yung dalawang buntis. At sabi nga ni Elizabeth, nung marinig ko ang yung dinig, nagagalaw ang anak, ang bata sa akin sinapupunan. Sapagkat alam ng bata, ang laki ng koneksyon ng bata sa iyo sinapupunan sa iyo. Kapag ang ina ay malungkot, ina yung isang nagdadalang tao ay malungkot, malungkot din ang bata. Ang isang nanay na isang pamilya mayroon 5 anak, na-delay si Mrs. nagpunta sa ospital, nagpa-test na yun. Hindi nyo alam? Ano? Pregnancy test. Dito ang tuwa siya. Nadadagdagan. Ang ani. Pagdating ng bahay, nintay si Mister. Meron naman kami baby. Hindi. Pagdating ng kanyang
alam niya yung kanyang asawa ay ayaw ng anak. Ayaw, tigilan mo na yan. Sabi ng nanay, sweetheart, ano, may problema tayo. May problema tayo. Isipin mo yun, ang tawag niya doon sa batang, doon sa buhay na nilalang, na gumagalaw sa kanyang tanay, anong pangalan? Problema. At iyan ay naririnig ng kanyang batang dinadala sa kanyang sinapupunan, nababatid ng batang yun sa kanyang sinapupunan, ang pintig ng puso ng kanyang ina, kung ano siya para sa kanyang ina. Paglabas ko, problema niyo ako talaga. Kakalimutan ng sarili. Dahil, simple lang, hindi simple lang. Mahirap, simple. Sino dito yung mga bagong kasalo? This year, kinasalta sa kamay. Wala, alam mo. Kayo, sinungaling, bawal. Yung matagal na kinasal, sigurado na mga may asawa na ito. Diba? Anong dati mong pangalan? Risa Astig. 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 Okay. Sorry. Senior moments. Panusok pa eh. Nung dalaga ka, Risa Astig. Kailan kayo kinasal? So everything that a mother does from the birth of her child until she grows mature is for the benefit of that child. And sometimes she does it at the expense of her own needs and ambitions. Ang dami niyang sinasantabi, sinasakripisyo para sa kanyang mga anak. At kayong lahat ng kapatid na ito, ang saksi dyan. Ang daming bagay na hindi nyo binibili, nag-iipon kayo para sa inyong mga anak. And today, sa ating simbang gabi mga kapatid, patuloy natin ipagdarasal ang mga nanay. And we thank God for creating mothers because it is never easy to be one. At ngayong simbang gabi mga kapatid, dadali natin sa altar ng Diyos ang ating mga panalangin at hihingi tayo ng grasya ng Diyos so we will understand and respect our mothers. Bago kayo siguro, kasi kung mahalati sa buhay sa Pilipinas, kung mga magulay na sa Pilipinas, ay tulog na yun. Kinatukasan bukas, huwag niyo kalilimutan na mag-text ng pasalamat sa inyong mga nanay. At kung kasama dito niyo inyong mga nanay, sabihin sa inyong nanay, mami, nanay, mama, I love you. Yung ding lalaki, yung asawa din, sabihin mo sa asawa mo, thank you, Arlene. Thank you. I love you, Arlene. Thank you, Arlene. At kayong mga mister, huwag yung tatawagin mama ang asawa nyo. Hindi yun ang nanay. Hindi kayo pinanganak ng asawa nyo. Hindi sila naghirap para kay isilang. At yung tinatawag mo, mami, ang asawa nyo. At daddy, ang mister. Tuloy na din dito ang mga bata. Mami ni daddy yun. Kaya ano kami? Ina,
So we give thanks. We give thanks. Pagpasalamat tayo sa kanila. Lalong-lalo na sa mga babaeng hindi tinalikuran ng anak. Nais ko rin bigyan din yan sa ating sitwasyon sa mundong akala nito na yung moderno. Akala nito ay progressive. Progressive ba yung ililegalize ang abortion? Matitino ba tao yung mga ganun? Hindi. Today we give honor, we salute, and we thank God for creating mothers. Our blessed mother na ating kasama-kasama sa pag-aanda sa Kapaskuhan. Kung kasama niyo yung mga nanay dito sa Abu Dhabi, huwag palampasin ang gabi na hindi nasasabi na mahal niyo sila. Minsan yakap, tama na eh. Hindi mo na kailangan ng words eh. Kahit ang alam mo, meron ka sama ng loob sa nanay mo. Yakapin mo na lang. Pag niyakap mong nanay mo, alam niya na yun. You don't need words. Mothers understand. Please repeat. Mothers understand. Siyang ating hari at daan, tumo sa kaganapan ng buhay. Sa bawat panalangin ating itugon, malinaw at iligtas mo kami, Ama namin Diyos. Malinaw at iligtas mo kami, Ama namin Diyos. Amang mapagmahal, halina at iligtas ang iyong simbahan. Tumo sa katapatan, pagkamasunurin at kababahan mo, upang maging karapat dapat kami na maging daluyan ng iyong pakikinig. Manalangin tayo. Halina't iligtas mo kami, Ama naming Diyos. Manalangin tayo. Halina't iligtas mo kami, Ama naming Diyos. Kapagmahal naming Diyos, halina't ihanda ang aming mga puso sa pagdating ng iyong anak, ang Emmanuel. Siyang aming hari at daan, tumo sa kaganapan ng buhay. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Tayo po ay magsiupo para sa pag-aalay ng mga mato. Alang-alang kay Kristo na aming Panginoon. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Salamatan natin ang Panginoon ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na kay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ng Kristo na aming Panginoon. Ama naming banal, kayo ang bukal ng kanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, inyong pakamanalin ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong si Jesus Cristo. Bago niya, hindi naman matapos ang kapulan, ginawa niya ang kalis,
muli ba niyang pinasalamatan. Iniabot ang kalis sa kanyang mga langgan at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito ang inumin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, kinukunita namin ang kamatayan at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't alay po namin sa iyo ang tinapay at kalis na nagbibigay buhay at kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong binarapat na tumayo sa inyong harapan upang kayo aming mapaglingkuran. Isinasamo namin na kaming makikinabang sa katawan ng Buhay ni Kristo ay pag-isahin ng Espiritu Santo. Awayin kamay ng Diyos ang mga mahal natin sa buhay na umanaw na. Kaawaan niyo po silang lahat at patuloyin sa inyong kaluwalhatian. At kami pong nagtiriwang ng misang ito ay inyong kahabagan. Pagintapatin kaming lahat na makasalo sa inyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, isang Jose na kanyang kabiyak, kasama ng mga apostol at lahat ng mga taong banal na nabuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, naway aming may pagdiwang ang pagpupuri sa iyong karangalan sa pamamagitan ng iyong anak at Panginoon namin si Jesus Cristo. O Diyos, amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubili ng mga anak ang gagaling ng utos at suro ni Jesus na Panginoon natin ang Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, ito sa lupa, para sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kami ikanitulis sa tukso, at hiyadyan mo kami sa lahat na sasama. Hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng napakpakan samantalang aming hinihintay ang araw ng pagpapahayag ng tigapagligtas namin si Jesus Cristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Iniiwan ko sa inyo ang aking kapayapaan ang isinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin niyo. At sumayin niyo. Ibigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapatid, so si Jesus ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, o papalad ang tinatawag sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Tayo po ay manalangin. Panginoon, ang binigyan mo ng makalangit na pagkain ay buong ginawa ng iyong tulong
Gawin po ninyo magtama sa amin ng kapayapaan. Matapos na rin itong iwan ang iyong mga banalang misteryo. Alang-alang kay Kristo na aming Panginoon. Amen. Tayo po ay... Hanggang bukas tayo dito. Lahat po may birthday at wedding anniversary at ang mga kapatid natin yung pangunilang sa buhay at ating pagdarasal ngayon. Pakitaas po ang ating mga kamay sa Panginoon. Lord, tinataas po namin ang mga kapatid namin may birthday ngayon. Pagkaloob niyo po sa kanila ang lahat ng biyaya na kakailangan nila sa buhay. Malusog na pangangatawan, malayo sa sakit at karamdaman at kapahamakan. Ilayo po ninyo sila sa mga tao at na makakasira ng kanilang buhay. Higin niyo po sila ng kabuhayan, kapayapaan at kabuhayan ng pamilya. At ang mga mag-asawang may wedding anniversary, Lord, ay hindi pagpalain o ay patuloy silang magmahalan sa isa't isa at maging tapat kanilang mga sinumpaan kung sila'y kasal hanggang sa wakas ng kanilang buhay. Ang mga wala pong anak, Lord, ay bigyan niyo ng pag-asa at inyong pagpalain ayon sa inyong kalooban. At ang mga mag-asawang may pinagdaraanan ay inyong tulungan, gabayan, pagpalain at liwanagan. At Lord, itinataas po namin ang mga kapatid namin may mga mabibigat na dahan-dalahin sa buhay. Bigyan niyo po ng solusyon ng kanilang mga problema. Magsugo po kayo ng mga tao sa kanila'y maaaring makatulong at lumabay. At higit sa lahat, pagkalaban niyo po sila na matibay pananalig sa inyong awat habang habang kanilang upang kanilang maharap ang anumang pagsubok dito sa buhay. Ang lahat po ito ay isang padalangin namin sa mga pangirehan ng pangalan ni Jesus na nabubuhay at nagkahari magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo. Mga Katolikong Pinoy sa Abu Dhabi, pagpalain kayo at ingatan ng Panginoon ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Nahabagan kayo ng Panginoon at subaybayan ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Ingapin kayo ng Panginoon at bigyan ng kapayapaan
ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. At ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo naway sumayin yung lahat ngayon at magpakailanman. Amen. Misa'y nayalay na. Sabi mo sa katabi mo, balik ka bukas. Balik ka bukas. Kayo kayo mapayapa. Salamat sa Diyos. Maluwag na ang daan.